Kamusta, kabiyaheros? I'm very excited to share itong aking mga gears and equipment sa pagka-camping. Hindi kamahalan na presyo nito, abot-kayang halaga, at napaka-solid ng quality. Isa munang mabilis na intro, kabiyahero. Gaya nga nang nasabi ko, hindi kamahalan ng presyo nitong mga camping gears, abot-kayang halaga, at napaka-solid ng mga quality. Umpisahan natin sa aking mga gamit sa pagluluto. Ito ang aking spice container. Soft bag siya na mayroong 8 pirasong plastic containers. Nomade yung brand name niya at meron siyang ethnic design na maganda. Nabili ko ito sa Shopee ng 336 pesos. Napakalaking tulong nito dahil nadadala ko ang mga pampalasa gaya ng paminta, suka, toyo, asin, asukal, kape at mantika. Kaya sob na sob kami sa mga niluluto naming mga pagkain sa campsite. Next naman ay itong aking cook set. Good for 2 to 3 person. Meron siyang frying pan, small pot kung saan madalas ako nagpapainit ng tubig pang kape, at minsan ay ginagamit ko sa pagluluto ng mga may sabaw na ulam. At yung malaking pot naman ay pinagsasaingan ko ng bigas. May kasama itong tatlong plastic bowls at isang plastic spoon. Nabili ko ito ng 700 pesos sa Brown Trekker at very good quality. Ultralight din siya na nasa 860 grams. Wala pang 1 kilo yung timbang niya, kabiyaheros. Sunod naman ay itong ating stove na nabili ko din sa Brown Trekker ng 600 pesos. Kung sa kanila kayo bibili ng stove na ito, sabihin nyo lang na yung upgraded version ng stove number 333. Marami kasi silang klase at modelo ng mga cooking stove. Kaya check nyo na lang yung kanilang Facebook page. Tumitimbang lang ito ng 290 grams. O diba? Napakagaan lang niya. Parte ng stove itong windscreen na gamit na pangharang sa malakas na hangin kapag nagluluto. Large size ito na nabili ko sa Brown Trekker ng 170 pesos. Kasama ng cook set at stove na nabili ko sa Brown Trekker ay itong butane gas from Gasmate. Triple seaming rim vent release. Ibig sabihin, mas safe siyang gamitin compared sa ibang ordinary butane gas. Ito namang aking mga gamit na spoon at fork ay nabili ko rin sa Brown Trekker ng 99 pesos. Nagustuhan ko siya kasi napufold at meron siyang mga additional tools gaya ng maliit na kutsilyo, can opener at wine opener. Ang gamit kong baso ay stainless steel na nabili ko lang sa palengke ng 50 pesos para sa malaking baso at 25 pesos naman sa maliit na baso na gamit kong inuman. Ang gamit ko ngayong pinggan ay stainless plates para magaandalhin. Sa halagang 45 pesos isang piraso ay bumili ako ng tatlo just in case may kasama ako sa camping e meron silang gagamitin. Isa sa paborito kong gamit itong kahoy na sangkalan, sandok at siyanse. Napaka-cute dahil hindi siya ganun kalakihan. At nabili ko lang mga ito sa palengke ng 70 pesos. Oh, diba? Nabili ko rin itong ginagamit kong ihawan sa palengke ng 150 pesos. Tinanggal ko lang yung mga paa para mas lalo makatipid ng space. Solid ito dahil ilang beses ko nang nagamit sa pag-iihaw ng mga isda at mga karne. Ito naman ang kutsilyo na ginagamit ko sa paghiwa ng rekado sa pagkain, gaya ng sibuyas, bawang, luya, at pati na rin ang mga karne ng baboy, manok at isda. Nabili ko ito ng 300 pesos sa Brown Trekker. Dito naman tayo sa ating upuan. Nabili ko itong foldable camping chair sa Brown Trekker sa halagang 749 pesos. Sobrang tibay dahil kaya nitong bumuhat ng 100 to 120 kilograms. Nasa 12 inches lang yung haba nito kapag nakatupi at may timbang na 1.38 kilograms. Maliit lang siya kaya sobrang tipid sa space. Para naman sa ating table, meron tayong foldable camping table na nabili natin sa Shopee ng 699 pesos. Natitiklop siya at madaling bitbitin sa bigat na 1 kilo lamang. Medium size siya at matibay na lamesang lalagyan ng mga pagkain at gamit sa pagluluto. Ngayon, pumunta tayo sa ating shelter o tulugan. Ang ating tent ay nabili natin sa Ace Hardware last Christmas. Nakapackage siya ng 1,500 pesos kasama yung sleeping bag. Ilang beses ko na rin nagamit yung tent at masasabi kong matibay at hindi basta pumapasok ang tubig sa loob ng tent.
Solid din yung sleeping bag kapag sobrang lamig yung panahon. Pwede mong ibalot yung sarili mo sa loob at sobrang effective para mabawasan yung lamig at makatulog ka na maayos. At para mas lalong maging komportable ang ating pagtulog sa camping site, ay bumili rin ako nitong self-inflating air mattress with pillow sa Shopee sa halagang 600 pesos. Maganda ito sa mga taong madaling manakit ang likod at leeg sa paghiga sa mga hindi pantay na lupa. Meron itong built-in na pillow, so talagang sulit sa kanyang presyo. Tandaan lang na huwag masyadong i-inflate ito. Dahil kapag natusok ito ng malalim na bagay sa campsite, pwede itong pumutok kagaya na nangyari sa mattress ko. Mabuti na lang at may kasama itong patch na pantapal sa butas, kaya madali ko lang din itong naayos. Lagi din nating dala itong inflatable pillow from Nature Hike na binigay sa akin ni Marvin. Hindi ko alam yung eksaktong presyo nito pero nabili niya ito sa Decathlon. Bumili rin tayo ng tarp at ground sheet sa Brown Trekker para mas lalong relax lang tayo sa ating shelter. Ang purpose ng ground sheet ay para hindi magkaroon ng moist sa ilalim na parte ng ating tent. Nabili ko lang ito ng 200 pesos sa Brown Trekker at may sukat itong 6 feet by 5 feet. Ang tarp naman ay proteksyon para sa malakas na ulan at mainit na sinag ng araw. Nakailang beses ko na rin nagamit ito at talagang napakatibay. Sa halagang 600 pesos ay sobrang sulit na nito. Kailangan mo ng tarp poles o poste para maitayo ang tarp. Kaya bumili ako sa Shopee sa halagang 430 pesos. Kailangan din natin ng pegs para mapatibay ang pagkakatayo ng ating tent at tarp. Nabili ko itong peg sa Shopee ng 150 pesos para sa 6 na piraso. Meron pa rin naman tayong mga extra pegs na kasama nung nabili nating tent, kaya goods pa naman. Meron din tayo nitong maliit na martilyo na ginagamit para ibaon yung mga pegs sa mga lugar na matigas ang lupa. Nabili ko lang ito sa palengke ng 120 pesos. Magaan lang siya at madaling dalhin. At para naman sa ating mga ginagamit sa pag-ilaw ng ating camping ground, meron tayo nitong mini vintage lamp. Rechargeable LED light siya na merong 3,500 mAh. Meron siyang high, medium and low light modes. Kayang tumagal ng 21 hours yung kanyang low light, 14 hours naman sa medium, and 7 hours sa kanyang high light. Warm yung kanyang light color kaya masarap sa mata. Nabili ko lang siya ng 669 pesos sa Shopee. At meron din tayo nitong portable LED hiking and camping lantern which is rechargeable din. Meron siyang low, medium at strobe. Warm color din ng kanyang ilaw. Nabili ko siya sa Shopee ng 310 pesos at masasabi kong sobrang sulit. Meron din tayo nitong mamurahing flashlight na nasa 80 to 100 pesos. Malakas din yung kanyang ilaw. Rechargeable din at meron din siyang spot at floodlight at blinker for emergency purpose. Itong rechargeable headlamp na nabili ko ng 185 pesos sa Brown Trekker. Tatlo yung kanyang light settings, bright, dim at blinker for SOS. Importante din na mag-invest ng lighting sa camping kung gusto nyo maging Instagrammable yung makakuha nyong photos sa gabi. Para naman sa aking power bank, ordinary power bank lang ang meron ako sa ngayon. 10,000 mAh lang ang gamit ko. Hindi pa ako nag-upgrade ng power bank dahil normally overnight lang naman kami sa campsite at bago kami mag-camping ay sinisigurado kong fully charged lahat ng gamit ko like drone, lights, cameras, intercom, etc. Merong ding USB charger yung aking motor kapag kami ay nagmo-motocamp kaya pwede akong mag-charge doon. Dahil sa mahilig akong magkape ay bumili ako nitong coffee gift set for 1,200 pesos. Ito yung kasama sa set. Meron siyang mocha pot, coffee grinder, 250 grams Benguet coffee beans, milk frother, at French press na 350 ml. Gagawa ako ng separate review para dito at para malaman nyo paano siya ginagamit. Kaya abangan ninyo, kabiheros. Isa sa importanteng kailangan ay itong galon ng tubig. Nabili ko lang ito sa water refilling station malapit dito sa bahay for 150 pesos. Bumili ako nito dahil minsan ay walang mabibilhang tubig sa ibang mga lugar. Nasa 15 liters ang capacity nito at malaking tulong hindi lang bilang inumin, kundi panghugas ng bigas at gamit sa pagluluto. At ang pinaka-importanteng gamit na kailangan nating dalhin sa campsite ay ang first aid kit.
dahil hindi natin alam ang hindi mga inaasahan sa campsite tulad ng diarrhea, sakit sa katawan, lagnat at pagkasugat. O maging aksidente sa pagdadrive sa daan, kaya kailangan tayong laging handa at magdala nito. Hindi naman biglaan yung pagbili ko ng mga camping gears. Inuna ko lang muna yung mas importanteng mga gamit gaya ng tent at cooking utensils hanggang sa unti-unti ko nang binibili yung mga iba. Hindi rin naman kailangan bumili ng mamahaling mga gamit. Ang importante ay mabili mo lang yung mga talagang kailangan mo at talagang magagamit mo sa campsite. Kung hindi kayo komportableng bumili ng mga gamit online sa Shopee at Lazada, ay meron akong dalawang store na may re-recommend kung saan pwede nyong puntahan at makita ang kanilang mga equipment. Ang unang store ay ang Decathlon. Marami silang mga branch dito sa Metro Manila. Para sa akin, medyo mataas lang ang kanilang mga price tags, pero sigurado namang matibay at quality ang kanilang mga products. Nag-iipon lang ako at yung mga susunod kong mga gears ay sa Decathlon ko nabibilihin. At kung medyo tight naman yung budget at naghahanap ka ng affordable camping equipment pero quality pa rin at may re-recommend ko ang Brown Trekker. Halos kumpleto din ang kanilang mga gears at equipment. Meron silang shop dito along Buendia Avenue dito sa Metro Manila. Meron din naman silang shop sa Cebu at Davao. Meron silang Facebook page at pwede nyo silang i-message doon at very responsive naman sila sa mga pagsagot sa mga tanong. Sana natulungan ko kayo sa inyong paghahanap ng mga essential camping gears. Gaya nga ng sinabi ko, bilhin nyo lang muna yung mga importante at talagang kailangan nyo sa campsite at sa susunod na lang yung ibang less important. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, pindutin nyo na yung subscribe button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. See you on the next video, mga kabiheros. Do it!